Si Malena ang pangunahing tauhan sa pelikulang ito. Lumaki siya sa isang maliit na bayan. Siya ang pinakamaganda sa kanilang baryo. Naiinggit sa kanya ang mga kababaihan. At nagkaroon sila ng pagnanasang maging katulad niya. Ang bawat lalaki sa bayan ay nagnanais na maging kapareha niya. Ang isang batang lalaki ay naninirahan sa bayang iyon na nagngangalang Renato. Isang araw bumili si Renato ng bagong bisikleta. Pupunta siya upang ipakita ito sa kanyang mga kaibigan. Sinabi ng kanyang mga kaibigan na si Malena ay dadaan. Lahat sila ay naghahangad na makita ang maganda niyang itsura. At tinignan nila si Malena sa kanyang pagdaan mula roon. Patuloy siyang tinititigan ni Renato. Hindi niya napigilan ang pagtitig. Hanggang sa siya ay tinagasan kakatitig. Pagkatapos ay nagsimula silang titigan siya ng sabay-sabay sa isang sulok. Ang ama ni Malena ay isang guro at may mahinang pandinig. Ang lahat ng batang ito ay kanyang mga estudyante. Pagkatapos ay pinapakita na sila ay nakaupo sa silid-aralan. Iniinsulto nila ang ama nito at pinag-uusapan si Malena sa harap ng kanyang ama. Binisita ni Renato ang bahay ni Malena at sinimulang bantayan siya sa pamamagitan ng maliit na butas. Nakahiga doon at siya ay nalulungkot. Ang asawa ni Malena ay umalis para sa giyera kasama ang militar. Sa kabilang panig, ang ilang mga kaibigan ni Renato ay dumating sa eksena. Sino ang magkukwento tungkol kay Malena? Minsan, hiniling niya sa akin na magdala ng sigarilyo. Ang iba pang mga taong bayan ay naisip din na si Malena ay hindi isang makajos na ginang. Dito ay ibinubunyag kung ano ang iniisip ng lipunan tungkol sa mga malulungkot na ginang. Ipinapakita na nagsisimulang maramdaman ni Renato ang pagmamahal kay Malena. Ang naririnig sa iba na hindi siya isang makajos na babae at kakaiba sa lahat. Nag-iimahinasyon si Renato ng mga pangyayari kasama siya. Siya ay masyadong bata ngunit nais na humantong sa isang buhay tulad ng mga matatanda. Ang kanyang ama ay nagalit sa ginawa niyang ito at siya ay binugbog na maraming beses. Hindi tumigil si Renato at sinimulan niyang habulin si Malena tulad ng mga batang lalaki. Kanina pa niya sinisilag si Malena sa pamamagitan ng maliit na butas. At hindi niya namamalayan na may nagmamanman sa kanya. Isang araw, nabalita na ang asawa ni Malena ay nakamit ang kanyang kapalaran sa labanan. Siya ay nabaon sa kalungkutan nang narinig ang balitang ito. At nagsimulang umiyak habang nakahiga. Dito ay lumantad na galit sa kanyang asawa. Natalo siya sa laban nang malaman niyang wala na ang asawa niya. Inilipat siya sa bahay ng kanyang ama at iniisip kung ano ang gagawin niya habang nakatira dito. Minsan, si Renato ay nagtatrabaho sa isang lugar. Naririnig niya na ang mga tao ay nagkikwento ng mga vulgar na salita para kay Malena. Sa palagay niya siya lang ang nakakaalam ng katotohanan kay Malena. Kailangan kong ibunyag na siya ay hindi isang kaladkaring babae at totoong minamahal ang asawa. Nakasilip sa kanya sa bintana, nagsimulang mag-isip bago siya lumapit. Sinabi niya sa kanya, huwag mag-alala. Kasama mo ako, bigyan mo ako ng oras upang lumaki ako, pagkatapos pumunta siya sa simbahan. Humihiling siya sa Diyos na alagaan si Malena. At sisindihan ko ang mga kandila araw-araw bilang kapalit. Isang araw ang tatay ni Malena ay nakatanggap ng isang tala. Mayroong isang pahayag na si Malena ay kasangkot sa bawat tao ng bayang ito. Ang iyong anak na babae ay hindi isang makajos na ginang. Pagbasa nito, nawalan siya ng pasensya. Tinanggihan si Malena at hiniling niya sa kanya na umalis doon. Si Malena ay naulila, siya ay muling nagsimulang mabuhay ng mag-isa. Isang gabi nang pumunta siya sa bahay ni Malena at sinisilag niya iyon. May isang pulis na pumasok sa kanyang bahay. Dumadating ito dahil talagang may relasyon sa pagitan nilang dalawa. Nang nasaksihan ito, nalungkot si Renato. Ilalantad ko na siya ay isang makajos na ginang. Mahirap siyang paniwalaan. Pagkatapos ang opisyal ng pulisya ay lumabas sa kanyang bahay. Nagtago si Renato sa isang sulok. Pagdating sa labas, nakatagpo ng isang pulis ang isang doktor. Sinasabi niya na si Malena ay kanyang karelasyon. Dahil dito, nagsimula ang pagtatalo sa pagitan nila. Kaagad lumapit ang pulisya doon. Ngayon ang balitang ito ay nagsimulang kumalat sa buong bayan. Na si Malena ay nakikipagrelasyon sa isang taong ikinasal na. At maaaring siyang maaresto dahil dito. Nag-alala si Malena. Pagkatapos siya ay kumuha ng isang abogado at sinabi ditong tulungan mo ako. Nanalo ang abogado sa kaso ng korte at pinatunayan na legal na nagsisinungaling ang doktor. Matapos mapanalunan ang kaso, sinusubukan ng abogado na akitin si Malena. Ipinagtanggol niya si Malena ngunit walang silbi. Nasaksihan ito ni Renato at nag-alala siya. Pagkatapos ay ipinapakita na ang sasakyang panghimpapawid ng ama ni Malena ay nag-crash nang siya ay nasa paglalakbay sa paglipad. Siya ay nag-alala. Dahil nawala sa kanya ang lahat na maaaring gumawa ng pabor sa kanya. Huminto ang pensyon ng kanyang asawa na ipinagkaloob sa kanya. Dahil napatunayan na wala na ang asawa niya,
ngayon ay naging mahirap sa pinansyal si Malena. Ang dami niyang iniisip, ngunit hindi siya makapagpasya kung ano ang dapat niyang gawin. Makalipas ang ilang sandali, sinisimula niya ang pagputol ng kanyang buhok pagkuha ng gunting. Sinabi niya, hindi ako dapat maging isang masuweyang babae kung sisihin ako ng mga makamundong tao. Masama ang pakiramdam ni Renato, nakikita ang lahat ng ito. At hinuhul niya ang kanyang oras sa pagkalungkot. Nawalan siya ng gana sa pagkain. Sumasang-ayon ang kanyang ama sa gusto ni Renato nang malaman niya ito. Pagkatapos ay ipinapakita na si Malena ay ginawang pinakamurang babae. Dinalaw siya ng mga kalalakihan ng lahat sa bayan. Bilang isang resulta, ang mga asawa ng mga lalaki ay nagalit. Galit na galit sila at bumisita kay Malena. Patapon nila siya pagkatapos nilang gamitin. Pagkatapos ay ipinakita na ang asawa ni Malena ay bumalik. Sa totoo lang, nabubuhay siya at may nagkalat na maling balita tungkol sa kanya. Bumalik siya sa kanyang bahay ngunit hindi niya nakita si Malena kahit saan. At ang ibang mga tao ay naninirahan sa kanilang bahay. Nagtanong siya tungkol kay Malena. Umalis siya para malaman sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ang kanyang mga kaibigan ay tumanggi na tulungan siya. Sinabi pa nila habang iniinsulto siya, anong uri ka ng isang tao? Sinampal siya, kaya't nahulog. Naaawa si Renato, habang sinusundan ito. Sa palagay niya, ngayon ang tamang oras na dapat niyang sabihin ang tungkol sa pagkatao ni Malena. Paano siya naging pinakamurang babae? Pagkatapos ay nagsulat si Renato ng isang tala sa kanya na si Malena ay hindi masungit sa lahat. Sa halip ay napilitan siyang maging ganito. Ang mga taong bayan ay nagkalat na maling balita tungkol sa kanya. Nang narinig ito, binugol niya ang kanyang oras sa kalungkutan. Inilahad niya ang lahat ng nangyari sa kanya. At paano siya napariwara? Nang mabasa ito, ang asawa ni Malena ay nagalit. At siya ay bumalik upang kunin ang kanyang asawa. Pagkatapos siya ay bumalik sa parehong bayan habang naglalakad kasama ang kanyang asawa. Ang mga tao sa bayan ay nakatingin pa rin sa kanilang dalawa. Ngunit walang katulad sa anumang paratang o kabalintunaan sa kanilang mga mata. Sinamahan kasi siya ng asawa niya. Maaaring maghiganti ang asawa ni Malena kung sasabihin nilang ito ay may sakit. Pagkatapos ay ipinapakita na nakilala ni Renato si Malena sa huling pagkakataon. Ang ilang mga prutas ay nahulog mula kay Malena at tinulungan siya ni Renato na kunin. Sinabi niya kay Malena, ipagdarasal ko para sa iyo na ang iyong darating na buhay ay mapagkalooban ng pagpapala. At kapwa sila tumahak. Sa huli, ipinakita ang monolog ni Renato. Sinabi niyang lumipas ang oras, nahulog ako sa maraming babae. Tinanong nila ako kung maaalala ko ba sila. Sinabi kong oo, ngunit siya lamang ang hindi ko nakakalimutan at hindi makakalimutan. Siya si Malena, at ang pelikulang ito ay nakumpleto dahil sa kanya.